katawanan, hugutan, ang tula-tulaan ni Boy Salat. Paulit-ulit ka mang mabasted. Sakit. Okay lang yan. Ganon? Hanap ka ng mga katapat mo. Ayon. Love match na. Horoscope, balitaan, at kantahan. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 hanggang alas 5 ng umaga, mapapanood sa Facebook live streaming through DZME 1530 kHz at sabay na mapapakinggan sa Radyo DZME 1530. Una sa kanan, ang himpilang may paninindigan. Visayas at Mindanao. Umala. At syempre po sa lahat po ng ating mga giliw po na OFW sa iba't ibang panig ng mundo. Anong oras man po diyan? Umaga man po diyan? Tanghali man po diyan, hapon man po diyan, gabi man po diyan, madaling araw man po diyan. Suma sa inyo na po. Sumasa inyo na po ang ano pa nga ba? Ang Tuesday edition ng Primera Biyahe. Ako po si Eric Vocal. Napakabilis po ng oras dahil 5 minuto na po makalipas ang alas 4 ng umaga. Koy, kumusta po kayo ha? Si Uncle Rudy de la Cuesta. Ay, nanonood po. Maaga po siyang nakatutok sa atin. Magandang umaga po. Oras po dyan na Uncle Rudy. Dyan po sa bahagi ng Athens, Greece, syempre. At syempre, binabati rin po natin lahat po ng mga nakikinig sa kanilang mga talapihitan. Magandang morning. Magandang umaga. Syempre, sa ating pong mga kaibigan. Kaibigan talaga. Dyan po sa bahagi po ng Pandi, Bulacan. Okay, magandang umaga po. Siyempre kay Tatay Lino, magandang morning. At siyempre, good morning din po sa lahat po ng mga taga-Kamatchilian, Bustos, Bulacan. At siyempre, good morning din po sa lahat po ng mga kaibigan po natin. Samar, sa Zamboanga, ayan, sa Cagayan Valley, yung dalawang ano, si Angelo at si Christian. Ayan. At siyempre, sa bahagi po naman ng Palawan. Ayan, sa Coron, Palawan, si Lin at si ano, si Christine. At syempre sa bahagi naman po ng El Nido, Palawan.
si Nick Antoy, o diba? At syempre sa bahagi ng kainta, si paring Sherwin Marcowi. Sino pa nga ba? Eh, wala namang iba dyan. Basta pag sinabing kainta, nag-iisa lamang yan, si paring Sherwin Marcowi. At syempre, sabi ni Uncle Rudy de la Cuesta, good day po Sir Eric at muli, welcome back. O yun, oo nga no? Oo nga, bago lang uli si ano, si Uncle Rudy sa ano, sa primera biyahe. Pero sige po, wala pong problema. Alam ko naman po na medyo busy-busy rin po tayo. Busy-busy rin po kayo sa inyong mga trabaho. Ito ang sabi ko nga, ano, bakit itong si paring Sherwin Marcowi ay ano, parang bibihira tong malate eh. Napuyat ka ba paring Sherwin? Anong reason kung bakit ikaw ay ano medyo na late ka yata? Yun, sabi ko na nga be, no? Alam na alam ko kung late tong si Sherwin eh. Halatang halata ako na late eh, kasi syempre kanina sabi ko, oh, ito yung usual na ano eh, na talagang pag opening pa lang bumabati na ng ano, ng good morning DZME. Pero yun nga, hindi nga po siya nakapasok agad. Kagigising lang pala ni paring Wien. Okay lang po yan, wala pong problema. Siguro may pinagkapuyatan ka, no? Siguro may pinagkapuyatan tong si ano, si paring Sherwin Marcowi. Ay, good morning din po sa lahat po ng mga bumabiyahe po ngayon. Sa mga bumabiyahe ngayon, naku, eh meron po tayong, sabi ko nga, anilagay ko, ano? Sabi ko, merong maliit na roll. Maliit na bawas presyo. Maliit talaga. Katitik talaga. Pagkatapos po ng mga, pitong linggo na puro dagdag presyo, big time price increase. Eh ngayon, magkakaroon po ng maliit, ng katitik, ng napakaliit na rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo. Samantalahin nyo na. Eh next week, parang nanggagago lang talaga yung mga... Gago talaga. Next week, ano kaya yan? Big time rollback. Big time price hike. Ganun lang naman yan eh. Ay, hindi pala nagbi-big time ano, rollback. Big time price hike lang lagi. Pero pagdating ng ano, ng rollback, eh katitik lang. Sobrang napakaliit. Napakaliit na ano, napakaliit na rollback sa mga ano, sa presyo ng ano, ng produktong petrolyo. Okay, good morning daw po kay Princess Daniela Dok Dok. Ayan, magandang umaga po. And also good morning daw po mahal kong Maria Umeno. Good morning Eric, mag-share lang po ako. Oo nga, busy-busy to. Busy-busy kaka-picture. Good morning, Princess Daniela Dok Dok. Sino po ba yung Princess Daniela Dok Dok sa buhay mo, paring Sherwin? Paring Sherwin talaga. Ayan, magandang umaga po ha. At syempre, ano ba yung pinakamainit na usapan ngayon? Yung ano, ang hottest usapan pa din ngayon, syempre. Ay yung ano, yung sa West Philippine Sea, yung mga pumapaligid, yung unang naibalita ay daan-daan halos 600 plus, pero kahapon nilinaw po na 200 plus po yung mga Chinese, kung hindi Chinese vessels, ayan, mga barko, mga bangka. Pero ito po ang sinasabi po, nagpaliwanag po si Chinese Ambassador Zhao Jinshua. Naalala ko tuloy si Sir Tony pag bumabanggit ng mga pangalan eh. Zhao Jinshua. Ayan. Uy! Ito muna ah. Pero ano ah, bago po ang lahat ah. Magandang umaga po sa lahat ng mga nakatutok po diyan ha. Siyempre sa ating ano, sa lahat po ng mga nadyan po sa Facebook. Nako talaga naman. At pero siyempre, ang pagbati po muna natin. Ang pagbati po muna natin ng isang ano, ng happy happy birthday
sa kasamahan po natin dito sa DZME. Tuwing Miyerkules po. At syempre, naghahatid po ng balitang showbiz. Ba't ganun ba ang bata? Happy, happy, happy birthday po kay Direct G.A. Villapuerte. Yan. Happy birthday to you. Yan. Ano kayang wish ni ano? Ano kayang wish ni Direct GA? Sabi niya, hello, hello, hello. Ayan. Bukas po. Mada. Ayan. Bukas po, abangan niyo po ang Direct sa Direct GA's Showbiz Chronicles. Araw po yan ng Miyerkules. At syempre, araw-araw din po siya na natin nakakasama sa DZME 1530 Balita sa Tanghali at DZME 1530 Balita sa Hapon. Sa kanyang balitang showbiz. Ayan, ang mga mainit na balitang showbiz. Happy, happy, happy birthday. Ayan, mula po sa aming mula po sa aming lahat dito sa DZME, syempre. Syempre, iba pa dun sa mga pagbati ng ng iba't ibang programa. ito yung napindot ko, kaya pasensya na. Ayan, happy birthday Direct GA. Ayan, love na love ka namin dito sa DZME. Ayan, pag narito si Direct GA, napaka-happy talaga, no? Ayan, ito, good morning daw po, mga suki. Ayan, mga suki. Makakatuwa. Meron pala gantong happy birthday, no? May bingka at puto naman pala handa mo, Direk, eh. Nako, ang sarap naman ang handa ni Direk. Ayan, happy birthday po, Direk GA, ha? Ayan, sabi ni Ray Omeno, good morning DZME and hello, hello Direct daw po. And happy birthday Direct GA, sayo ang inuman. Sabi ni Sherwin Markowi, and good morning sa mga suki. Thanks Eric daw po, and happy birthday din daw po. Binabati po kayo ng aking masugi din na taga-subaybay na kababayan ko, si Petronio Closa. And also sabi ni Uncle Rudy de la Cuesa, hello, good day M, and happy watching Mama Maria at Sherwin Markowi. Ayan, good day M daw po, Sir Uncle Rudy de la Cuesta. Ayan, maraming salamat po sa inyong mga pagbati rin kay Direct GA. At yan, kanina, yung ating pinag-uusapan, itong sa bahagi po, sinasabi po ng sinasabi po ni Ambassador Zhao Jinhua, ayan, sabihin ni Sir Tony, Zhao Jinhua, ayan, ito po yung ang nagtataboy daw po ng mga hindi daw po Chinese militar o militar ng China o yung militia kung tinatawag yung nagtataboy sa mga Pinoy fishermen. Sino nagtataboy? Ang nagtataboy daw po, ang sinasabi na ni Ambassador Zhao ay mga Chinese fishermen din. Ayan. At nako. Bakit gano'n, no? Ibig sabihin, nagtataboy sila. Ibig sabihin, meron silang consent din. Ito naman talagang mga... Ito talagang Chinese na ito. Yun, hindi ikaw, Sherwin, ha? Hindi lang ikaw, ha? Ayan, ha? O ito, kausapin muna natin bago ang lahat-lahat. Ito, tanongin natin kung inaagaw na naman ba ng China yung ating radar talaga. Yung ating signal doon sa bahagi naman po ng Cagayan Valley. Good morning, Christian! Good morning, Daddy! Sumigaw ka naman ng good morning, matindi-tindi. Parang tulog ka pa din eh. Ano ba yan? Magandang ulan. Magandang? Ulan. Eric. Sige. Anong sa atin? Lakas yung ulan dito. Magtamag. Talaga. Buti pa dyan, umuulan. Dapat na mag-uulan. Dapat mag-uulan sa bahagi ng dito sa sa Bulacan. Siyempre, para mapuno yung mga dam.
Good lang sana kung sa Manila lang, Sir Eric. Oo, sa Manila, no? Sa Cagayan Valley. Oo, yun lang. Cagayan Valley. Oo, wala namang umaagaw ng signal dyan ng DZME. Wala, Kuya Eric, malinaw ngayon. Okay. Kung walang, di ba malinaw? Oh, ayos yan. Walang ano. Walang nag-aagaw na Chinese. Ayan, very good. Walang nag-aagaw na Chinese kasi nakapalibot na nga sila dun sa ano, pati ba naman signal dyan? Paulit-ulit na lang tayo. Paulit-ulit na. Ah, ulit. Oh, bumati ka na paring Christian. Baka batiin pa ng iba yung babatiin mo. Hindi na. O sige, kumari. Hindi ka na. Binabati ko yung... Oh. Binabati ko yung doon sa mga from Palawan, si Lynn Galic, tapos si Christine. Tapos si Angelo, ang sarap yung tulog niya. Ah, natutulog pala si Angelo, ha? Oo nga, ang Christine ka gabi. Tapos, binabati ko yung mga nakatambay sa atin sa Primera Biyahe. Iyon, tama. Yan yung pinakamaganda dyan. Babatiin mo yung mga nakatambay. Ayan, dyan si paring Sherwin Markowi. Ayan. Si Petronio Closa. Ayan. May, ano, may babasahin ako sa'yo dito, ah. Di ba sabi mo hindi naagaw ngayon ng China yung signal namin? May sumagot dito. Sabi ni Petronio Closa, ang naagaw lang yata ay si Christine. Grabe naman tong si ano, Petronio, nakasubaybay talaga sa ano. sikat ka rin dito sa Primera eh, no? Tingnan mo, nagko-comment. Nagko-comment eh, ano. Grabe sila sa'yo, no? Ano, Christian, no? Ayaan mo lang sila. Ayaan mo lang mga kaibigan natin dyan. Ayun ako. Sige, ayos lang yan. At least, ano, nakasubaybay sila sa atin sa Primera. Alam yung mga pinag-uusapan, araw-araw, yung mga issues. Hindi lang mga issues, kundi mga chismis din. Pati yung chismis ng mga tumatawag, no? Oo. Kung walang issue, walang ano. Oo, walang... Walang chismis. Ano ba yan? O, sige na nga, wala ka naman babatiin. Sikat ka na raw talaga, Christian. Oh, sige kaya, Eric. Na-miss lang kita. Ayun, sige. Na-miss talaga ako, ha? Eh, tapos, binabati ko pala si Papa. Diyan sila sa, ano, sa Manila. Sa sila? Malacan. Sino sila? Sila Papa. Ah, si Papa ko, Eric. Narito sila sa, ano, sa Manila? Oo, ko, Eric. Sina, si Harry, binabati ko. Anong ginagawa nila dito sa Manila? Iniwanan ka na. Ano ba yan? Lahat na lang iniwan ka, no? joke lang. O sige, maraming salamat tayo, paring Christian. Ayan, isingi mo na yung ano mo dyan, si Angelo, si Angelo dyan. Sige na. Baka tatawag. Kung wala naman, kung may oras pa, baka tatawag pa yun. O sige, maraming salamat, paring Christian. Mula po dyan sa bahagi po ng Cagayan Valley. Dyan po sa bahagi ng... Ano ba? Claveria, no? Ayan, magandang umaga po sa inyong lahat. Sa lahat po ng mga taga Claveria, magandang umaga po sa inyong lahat. Sa mga nakikinig po dyan, ano? O yung kanina, ano yung pinag-uusapan natin kanina? Bakit ganun nga naman, no? At ito, meron pang sinasabi din po. Ang marami silang pinag-usapan. Tito Sals, at Tito Salsal, ni Sal Panelo. Marami po silang pinag-usapan ng spokesman, presidential spokesman, Sal Panelo. Ano ba yan? Nabubulol ako. Dumadami, no? Ang sabi daw po, ni Ambassador to the Philippines, Zhao Jinchua, ay professional daw dapat na itrato ang ng Pilipinas ang mga illegal Chinese workers. Paano nga magiging professional 'yun? Illegal nga dito, ayan. Pero sinasabi niya,
mama. Gusto daw gusto daw ng China na itrato ng Pilipinas ang kanilang mga mamamayan sa katulad na paraan na itrato ng China ang mga Pilipino. Grabe, ganun ba talaga? Talaga ba? Ayan. Hindi, isal lang, nadoble lang kasi yung ano ko, yung ito namang si Petronio eh. Medyo may problema ako sa S na dodoble talaga pag nag may sal, may pag yung sal tignan mo, nadodoble. Ayan, pakibati si Jinky Fabregas from Kuwait. Wow, nasa watch party raw niya. Magandang umaga po. Napahiya daw po ang reporter ng ABS kahapon. Bakit, ano nangyari? Parang Sherwin, hindi ako updated doon ha. Pero ito po. Para po dun sa mga ano, sa mga biktima po ng human rights, ayan, abuse noong panahon daw po ng martial law dahil inaprobahan na po ng California Central District Court sa US ang pamamahagi ng halos 10 milyong dolyar para po sa mga ano, ilang libong mga ilang libong mga biktima ng ano, ng human rights abuse. Ayan, sa base raw po sa naging desisyon ni Judge Manuel Rial, na mahigit 2 dekada nang humawak sa kaso ng umano'y tagong yaman ni dating Pangulong Ferdinand Marcos, dapat tumanggap ang nasa 6,500 na biktima ng hanggang $1,500 each. Ayan. Magsisimula daw po ang pamamahagi ng pondo sa 6 na lungsod sa Mindanao sa darating po na Mayo, at magpapatuloy daw po sa 9 na iba pang lungsod sa Hunyo at Hulyo. Ayan. Sa Mayo na pala yun, no? Manap ng iba, kalimutan na muna. Oo, ganun. Nadodoble talaga, ano. Si, o tingnan mo. Pag may S yung sinasabi ko, nadodoble talaga. Kung ano nung pinag-iisip mo, ano ha? Petronio ha? Siyempre, kaugnay po niyan, sinasabi ni Zhao Xinjua na dapat daw po itrato. Talaga ba tayo pa talaga yung magtatrato? Ano yung sabihin natin? Oh, welcome kayo dito, mga Chinese, ano, foreign workers, Chinese illegal workers. Welcome kayo dito sa Pilipinas, lab na lab namin kayo. Ganun ba? Illegal workers nga. Oh, sobo. Talaga naman. No? Ito sabi ni paring Sherwin, nakita mo ba yung nag-viral? Na tricycle driver, yung pasahero niya, sobrang bilis niya lumipad. Ano? Bilis niya lumipad kanyang pasahero. Naku, yun lang. No? Ito po dahil muli po, ang nagpasagawa po ng monitoring kaugnay po dun sa mga illegal Chinese workers. No? Nagpasagawa po ng monitoring ang DOLE upang matukoy nga po ang mga dayuhang illegal. Ayan. Nagtatrabaho na ituring daw, trato daw ng maayos. Tatatrato naman ng maayos. Eh, ano nga eh. Tratong-tratong maayos nga eh. Ayan po kay Secretary Bello III. Ayan. 5,000 daw na labor inspectors sa buong bansa ang yung kanilang ipapakalat. At kaugnay po niyan ay nang hingi na rin po sila ng 2.5 billion pesos na budget para po sa deployment nitong ang 5,000 na labor inspectors. Ayan. Eh paano yun? No? Kasi yung iba kasi alam niyo yung 'di ba sa mga trabaho. Pag alam nilang dapat yung inspection ano eh biglaan lalagay na ginagawa ano. Kasi pag yung inspection na ginagawa, pag yung ano, pag yung kumbaga may advisory, yung iba may ganun eh. Yung iba may anong ang tawag doon? May nagtitip sa kanila, "Oh, magkakaroon ng ganyan." Kasi ano din 'yan eh, yung iba kasi medyo palakasan talaga, no?
na sabihin, oh, may mag-i-inspect dyan, eh, magtago na kayo. Ayan, kahit dun sa mga maliliit po na ano, na ano, na kumpanya, kahit sa maliliit na mga factory, pag may mga ano, alam mo yung mga trabahador nila ay mga bata, syempre, pag may mga mag-i-inspection, natural, pagtataguin or hindi papapasukin. O halimbawa, kulang-kulang yung mga ano nila, yung mga hindi talaga legit, yung mga kulang halimbawa, hindi talaga wala silang mga papeles or kung ano-ano man mga nire-require ng ano ng department o di ba? Wala, ayan. It's either hindi nila papapasukin o wala doon sa mismong ano, sa mismong lugar nung araw na may inspection. Yun lang ang hindi maganda, ano, paring Petronio Closa, ano, grabe talaga itong mga inchik, silang nagko-command dito sa Pilipinas. Ito, sabi ni Ray Amores Goria, ayan, good morning daw po Sir Eric. Ito pala si Jinky Fabregas, pala yung nanonood sa watch party ni paring Sherwin Marco Wi. Thanks po Sir Sherwin sa pabati. Ayan, magandang umaga po sa inyo at maraming salamat po sa inyong pagtutok po dito po sa amin sa Primera Biyahe. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ayan. Ayan, welcome daw po ma'am. As per ano, paring Sherwin Marco Wi. Ano pa ba yung mga pinag-uusapan din pa din? Kasi diba, sobrang dami no? Yung sa anong-ano, bakit daan-daan? Nga doon nakapaligid sa ano. Ito po kasi yung ano, yung pinakamalaking ano, isa doon sa ano, sa bahagi po ng West Philippine Sea. Ito po yung ano, Pag-asa Island. Nakakatawa lang. Kasi ano, parang sobrang ano, kung si ano, si Secretary Sal Panelo, sabay na dodoble talaga pag ano eh, pag SSSSSSS, no? Itong si Panelo, no? Bakit kaya ganun? Kasi sa nung ano, yung ang pinag-uusapan kasi doon yung ano, yung nakapalibot daw, anong tawag doon? Circling, yun yung term eh. Ano, circling doon sa ano, sa palibot daw ng Pag-asa Island. Hindi daw circling. Piloso po lang ng sagot. Hindi daw ano, hindi daw nakapalibot, hindi daw circling. Stationary daw. Nako talaga naman, no? Bakit? Di ba nakakaano lang? Stationary daw yung mga ano doon. Stationary daw yung mga na doon. O di ba? Ibig sabihin kasi, marami talaga dun. Pero hindi nga daw nakapalibot, stationary. Dahil iba daw pabalik-balik, paalis-alis daw. Sinabi po kahapon ng Armed Forces of the Philippines, hindi rin naman po nila matukoy kung ilan po talaga yung mga na doon. At nung pagsisimula pa lang ng taon, ay nakita na, namataan na po doon. Nakita na doon sa Pag-asa Island, yung mga ano, pagsisimula po ng taong ito, na doon na po yung ano, yung maraming mga Chinese vessels. Sabi ni Sir Engel Balagtas, ayan, yan na po si Sir Engel Balagtas mula po sa ano, Saskatoon, Saskatchewan, Canada. Magandang umaga po sa inyong lahat. Diba talaga naman lahat na lang ng pwedeng sabihin, ayan, lahat na lang ng pwedeng anong tawag doon, lahat na lang ng pwedeng sabihin o pwedeng ano, pwedeng ipalusot kaugnay nga po doon sa ano, sa pag-ikot o pagbabantay doon sa Pag-asa Island, no? Ito sabi ni Petronio Closa, dapat ipagtanggol naman nila ang mga Pilipino. Eh, itong si Sal-Sal, ayan, doble rin yung ano niya, no? Panelo ay walang ginawa kundi pagtakpa ng mga Chekwa. Alam ko, sabi po ni Engel Balagtas, ayan, ahu-ahu na. Ahu-ahu, sabi ni Sherwin. Hello po, ngayon po, April 1, 2:30 po ng hapon. Positive 7 degrees dito sa Unity, Saskatchewan, Canada. Magandang umaga po sa inyong lahat dyan. Magandang hapon po pala sa inyo. Sa inyong lahat, no? At ito po, syempre, ito po yung ano, yung
paano, ito po yung para sa ano, para sa mga kababayan po natin, syempre. Na naghihintay dahil ito, pirma na lamang po ni Pangulong Duterte ah. Ang kulang, ang inihintay para po dun sa panukala po na magbibigay ng libreng internet at mabilis at malinis pala. Mabilis, dapat mabilis din talaga internet, no? At malinis po na comfort rooms sa mga pasahero sa mga transport terminals, no? Dahil nasa palasyo na po, nasa Malacañang na po, noong March 21 pa ang Senate Bill number 1749, o ito po yung tinatawag na an act to improve land transportation terminals, e-stations, bus stops, rest areas, yung mga mga pahingahan, at syempre yung roll-on roll-off terminals, ito po yung sa Roro. Ayan. So yung iba po, no, yung ibang mga bus terminals, meron na rin silang wifi. O dun mismo sa bus nila, halimbawa. Pero limited pa din, no. Minsan kasi pag pumunta ako ng Nueva Ecija, yung nasakyan kong bus, may libreng wifi. Yung iba naman na nasakyan ko, wala din. Ayan. So siguro nakadepende pa rin, no. Pero sana tama yun, no? Bigyan po natin ng yung sa kalidad po ng ating serbisyo, at syempre yung mga pasahero naman po, kaya po tayo kumikita, bigyan po natin sila ng pagkakalibangan nila habang nakasakay din po sa inyo, lalong-lalo na kung wala yung iba, no? Kailangan din po ng mga, siyempre, alam po natin yung mga kababayan po natin, kahit nasan po sila, kahit yung mga kanilang pamilya nasa ibang bansa, di ba? Ganun po yun, para bigyan po natin sila ng serbisyo. Ayan, sabi, pati sa history gusto kunin ng inche. Sabi ni paring Sherwin, si Petronio, nagaya daw po. Sabi ni Sir Engel, hello po, Miss Maria Umeno. Ayan, no? Sana ay agad-agad ay mapirmahan na ni Pangulong Duterte. Marami pa po siyang hindi napipirmahan. Ito, at syempre, pagpapatuloy po, no? Dahil ito nga rin po, nasa table na, inaaral na ng araw po itong budget pa rin po. Dahil Abril na po, second quarter, pumasok na po tayo sa second quarter ng taon. Hindi pa rin po nagiging maayos, o hindi pa rin napipirmahan. Kasi patuloy yung bangayan ng dalawang mataas at mababang kapulungan. Sinasabi nitong kamara, binabalik naman ng Senado, ayan, yung pananabotahe daw nga ng Senado dun sa mga budgets po ng administrasyong Duterte. At sinasabi naman ng Senado ay hindi na lang sila din magsasalita dahil obvious naman daw. Obvious ba? May mga ibang mga insertions nga po na nilagay po itong kamera. At sinasabi, alam naman daw ni, ang sabi ni Senate President Tito Soto Duterte, alam naman daw ni Pangulong Rodrigo Duterte ang lahat. So, umaasa po ang liderato ng Senado na maibibito po o matatanggal po yung sinasabi po na may nagkaroon po ng budget realignments. Pero kung matatandaan po natin yung mga nakakalipas, yung mga nakakalipas na araw ay sinasabi po ng Kongreso, ng Kamara, ng lalong-lalo na mga naglakad ng budget, kapag pumirma daw po ang Congress at Senate doon sa budget, wala, hindi daw yun na pumirma ka dahil o ganito, pumirma ka dahil o ganito, pwedeng tanggalin yan, hindi. Pag pumirma ka, kumbaga, parang pinirmahan mo yun as one, ganun. Pero syempre, kung sinasabi nga po, kung nakiusap nga po, siguro, ganun po siguro yun, no? Kung nakiusap nga po yung Senado, may ganito, merong ganyan dyan. So, it's up to
to ano, pag-aaralan din po 'yan, pinag-aaralan na nga po ng Department of Budget and Management at syempre nakadepende pa rin po kay Pangulong Rodrigo Duterte kung ipapanatili ba yung budget na sinasabing na na-realign doon o pipirmahan o i-okay na lahat, 'di ba? Nakadepende pa rin po sa pangulo yung pag-veto. Yun po. Eto, sabi ni, ano, okay talaga ang panukalang libre wifi, approved sa akin yan. Oo, syempre. Kaya lang, iba kasi, yung iba kasi syempre, no? Iba kasi, baka magtatambay na lang doon. Wala naman palang lakad, eh. Pero kung halos lahat naman ay merong gano'n, no? Mga terminals, no? Masaya-saya siguro, no? Pero yun nga. Sabi ni Donnie Durusan, hello Sir Eric, oy, kababayan ko to. At kabarangay ko pa, no? Donnie Sir Eric, good morning. Shout out sa mga taga-Kalumpang Binangonan from Columbus, Ohio, US of A. Ayan, magandang umaga po sa inyo. Gabi, anong oras po dyan? Ano? Sir Donnie, ayan, itong kabarangay ko to. Binabati po niya yung mga kabarangay po namin. Yan sa Barangay Kalumpang at syempre mga kababayan din po namin sa Binangonan. Magandang umaga po sa inyong lahat. From Sir Donnie Durusan ng Columbus, Ohio, US of A. Oy, magandang umaga din po. Nanonood din po sa atin si Sir Aris, si Brother Aris ano, de la Cuesta. Ito. At syempre ito, nagpapatuloy pa rin po, no? Yung, at syempre, hanggang ngayon, nagpapatuloy pa rin po. Yung araw-araw, maiingay sa kalsada. Yan, paulit-ulit yung mga kanta nila. Maikot-ikot sa iba't ibang lugar. Ayan, no? Iba, umagang-umaga pa lang. Na naman po, siguro magpaikot kayo mga ano na, tipong nakapaghilamos na yung mga ano, nasasakupan nyo. Yung iba, mga sarap-sarap pa ng tulog eh. Ang sarap-sarap pa ng tulog nila, eh ano na. Ang sarap-sarap pa ng tulog, eh kayo ay iikot-ikot na. Ingay, ang iingay pa man din ng mga ano, ng mga, ang tawag dun? Mga jingle ninyo. Kaya sana, ayan, 4:37 po pala ng hapon, dyan po sa bahagi ng Columbus, Ohio. Salamat po, Sir Donnie Durusan. Maraming salamat po. Yun nga po yung sinasabi natin. Sana dun sa mga kababayan natin, ayan, sa mga nangangampanya, yung pag-iingay po natin, wag naman po nating agahan. Medyo tanghalian nyo naman, di ba? Oh, ito. Ito, nagbabalik Pilipinas to. Si Ma'am Mai Grubat Baez. Taga Binangonan din po ito. Magandang umaga po. Ma'am Mai Grubat Baez, kumusta po ang inyong pagbabalik Pinas? Ito. At syempre, ito, nagpaalala rin po. Kaugnay po yung sinasabi natin po ng napag-iingay naman ng mga lokal na kandidato. Yung sa kanila, sa saliw ng kanilang mga jingles, ayan, nagpaalala po ang COMELEC sa media, ito sa media, doon sa mga bagong may mga discount rates po pala sila. Kailangan pong bigyan ng discount yung mga kandidato, no? Ito raw po yung ano, yung nilagdaan po nung February 14, ayan, sa na siyang nag-amenda sa Republic Act 9006 o Fair Elections Act. Dapat daw po yung ano, yung discount rate sa mga political propaganda ng mga kandidato ay tataas ng 50% mula po pala ito sa dating 30%. Tinapyasan daw po ng 40% ang rate ng mga campaign ads sa radio mula sa dating 20%. Habang nanatili namang nasa 10% doon po sa bahagi naman po ng print media. Sabi po ng COMELEC, ang rates daw po sa political ads ay hindi dapat mataas sa rates na ibinibigay sa non-political ads. So, ano? Grabe. Ilang segundo lamang po kasi. Sa mga ano, lalong-lalo na sa mga malalaking mga TV stations, no? Ilang segundo lang.
ano na yun. Napakalaking halaga na yun. Kaya ito, kung araw-araw sila, meron nga dyan mga kandidato, araw-araw, no? At yung mga programa nila, lalo, mas mahal kasi dun sa tinatawag na ano, mga prime time. Ano, may mga prime time, syempre, yung tanghali, mga show sa tanghali, at yung gabi, syempre, yung mga teleserye. At dun po yung mga ano talaga, yung mga, kumbaga talagang marami na talagang mga nanonood dun. At dun, mas mahal yung oras na pagbili. Tingnan nyo, no? Kung araw-araw, ilang, ano, halos ilang 90 days ba? Yung kampanya. Tapos makikita mo yung mga pagmumukha nila. Hindi lang, ano, billion na yung aabuting. Lalong yung mga tinatawag na campaign spending nila, no? Saan nyo nila babawiin yun? Kung maliit lang naman, hindi naman ganun kalakihan din yung kanilang sasahurin. Saan kukunin? Sa mga projects. Ayan tayo no? Sabi ni paring Sherwin Marco, ayan. Bulaga daw pare ko. Ayan, iba na naman yung account niya. Good morning, Sir Sherwin Marco. Ayan, sabi niya magandang morning po. Uy, nanonood po sa atin si Ma'am Helen Flores. Magandang umaga po, Ma'am Helen. Good morning po sa inyo. Ayan, tumpak, sabi ni Sir Donny Duruzan. No? Diba? Ang dami-dami nila. Kumbaga yung, ano, kumbaga yung mga commercials nila, yung mga nakikita natin, saan nga po, saan po yan babawiin? O, diba? San babawiin 'yan? Di doon po sa mga budgets po ng ano na ikanilang mga kumbaga hihilingin oh. So, ganun po 'yun. Bawi-bawian 'yan. Ginastosan namin kayo. Gumastos ako, sasabihin ng politiko. Gumastos ako para makita niyo ako ng todo-todo. Tapos syempre, balusot, ano, donated by Friends of. Ganun ganyan. Friends of Sherwin Marco. Ayun, ganun yung mga ano dyan. Siyempre, ano pa rin pa yung mga pinag-uusapan? Ito, yung hindi, ano, kasi ilan, halos isang linggo na, no? Yung sinasabi ng PIDEA po na may mga artista na involved sa droga. Pero, nasaan na po? Ang sabi po ay vina-validate pa. So sana po, asahan po natin na sa mga susunod na araw, sa mga darating na araw, ay isisiwalat na po nila. Dahil ang sabi nga, no, unfair naman po dun sa mga, ano, sa mga mayor na nasa narcolist. Na inilabas na rin, no? So ilabas nyo na din dapat. Pero make it sure sana, no, na hindi nga po ito yung tinatawag na ano lamang, trial by publicity lang. So sana po, pag inilabas po ninyo, kompleto po, nandyan po yung ano, mga ebidensya po ninyo. At siguradong pag nilabas nyo po yung pangalan, pag sinampahan nyo ng kaso, hindi lamang po mababasura po yung kaso. Kasi ang ano nyan, syempre, mapapahiya yung tao, hindi naman pala totoo, yun po yung tinatawag na trial by publicity. Masyado na siyang ganyan, si Eric Bukaladik yan, tapos ayan, ganyan pala, ang kapal ng mukha, ganyan. Dami nang nasabi dun sa tao, kung nakakamatay lang yung mga salita na matay na yung tao, pero yun naman pala, hindi naman pala totoo, wala naman palang ganun, o diba? So sana ang gagawin po diyan ng PIDEA kumpleto po talaga yung lahat po ng ebidensya at hindi lang din tinatawag na para sa trial by publicity. Oy, magandang umaga po. So fans of Sherwins, no. Good morning daw po sis Maria, sabi ni Ma'am Helen Flores and si Jobs Benz. Ayan. Magandang umaga po sa mga kababayan po ni Paring Senyong. Yan po sa bahagi po ng Placer Masbate. Ayan. Sabi ni Donnie, ayan, si Marawas daw maraming alam dyan. At sasamahan pa kayo. Ayan. Good morning daw po. Yung pong lahat, maraming salamat po kay Jobs Benz. Ha? Jobs Benz, maraming salamat po sa inyong ano, pagsama sa amin ngayon sa Primera Biyahe. So, sana po sa ilang araw,
Ilang araw pa? Ilabas na kasi yung sa ano? Sa mga ano, sa mga mayors, no? Inilabas din naman po agad 'yun eh, no? Eto. Sinasabi nila, no? Ayan, good morning daw po, sabi ni Ma'am Helen. Good morning, Philippines, and good afternoon dyan po sa Ontario, Canada. Magandang umaga po sa inyong lahat. At ito, ha, ngayong araw po na ito, dahil April 2 po ngayon, eh, syempre, meron po tayong here today in history. Dahil ngayon pong araw na to, ayan, ito kilalang kilala po ito, yung mga taga Bulacan, ayan. Kaya magagaling pong mga manunula, no? Yung mga taga Bulacan ay siyempre sinundan nila yung yapak ng kanilang ano, kababayan. Dahil ngayong araw pong ito, no, mga panahon ng April 2, ayan. April 2, 1788, siyempre. Yung kilala, sikat na manunulang Pinoy. Ayan. Sino ba ang nanay? Ayan talaga. Sabi ni Ma'am Donnie Durusan, ayan, sino ba ang nanay mo? At saan ka sa kalumpang? Ayan, malapit lang po. Ako po, ano po, anak po ako ni, ano, ni Eva. Ayan, ano po, ang lolo ko po si Jatok at si Neda. Ayan, sinabi talaga. Villaluna po, Villaluna, Sir Donnie Durusan. Ayan, malapit na raw matapos. Sabi ni Ma'am Helen, ang gwapo daw ni Sir Eric. Inilig naman ako. 1996 pa kasi ako umalis dyan. Ako, ang tagal na po pala, no? Okay, maganda umaga rin po kay Ana Mary Mendoza. Ayan, mula po dyan sa bahagi ng Sampaloc, Manila. Ito nga po, yung sinasabi po natin. Ito pong si Francisco Baltazar. Ito po, ipinanganak po siya dyan po sa bahagi ng Panginay Bigaah, Bulacan. Ayan, yung taga Bigaah, Bulacan. Kaya yung mga magagaling mga tumula, ayan, alam po natin, no, na ano, na dahil po sa ano. Oops, nawala yung kanta natin. Kaya yung magaling manunula, yung mga magagaling na manunula dyan po sa bahagi po ng Bulacan. Ito, noong 1838 daw po, yung kanyang ano, yung unang pinablish po, ito pala, dun sa mga, syempre, ito ngayon, no, hanggang ngayon, hindi po nakakalimutan, lalong-lalo lang ng mga Pinoy at ng mga mag-aaral din. Dahil ito ay kasama sa mga, ano, kasama sa pinag-aaralan po ngayon, ano, yung Florante at Laura, no? Yun na pong una pong pinablish yung ano, yung epic na Florante at Laura. Ito po pala yung unang Filipino literary piece na ano, na ginawa po ni ano, ni Francisco Baltazar, no, na mas kilala din po sa kanyang panulat na si Francisco Balagtas. At syempre, hindi lang naman po yung mga pinagdaanan sa buhay. Ito pong si ano, alam naman po natin yung mga bayani natin, hindi naman po yung bihira lang yung mayaman tong bayani, pero syempre yung iba po talaga mas nanggaling po sa kahirapan, pero ang ginawa po nila ay nagsumikap po sila sa buhay, no. Ito pong si Francisco Baltazar ay nag-serve po as houseboy ng kanyang ano, ng kanyang auntie, ayan, na humanga po sa kanyang angking ano, talino nga po, at lalong-lalo na dun sa ano, sa paggawa po ng mga tula. At sa edad po na 24, ayan, ay nakakuha na po siya ng degree in Crown Law Spanish, Latin, Physics, Christian Doctrine, Humanities, and Philosophy.
At syempre dahil nung mga alam naman po natin nung mga panahon yun, eh puro mga Spanish po yung mga ginagawa pong mga ano, yung mga literary, eh siya po yung nagsimula po na gumawa po ng ano, ng mga tula sa pamamagitan po syempre yung paggamit po ng language po mismo natin, yung Tagalog. At syempre ito po yung sinasabi yung Florante at Laura, syempre pati yung ginawa ni Dr. Zerzal na Norlimitangere ay kinoconsider na talagang ano yung masterpiece po talaga ng Pinoy, no? At syempre kaya hanggang ngayon nga po ay ito pa rin ay ginagamit po na masterpiece din para po na material din po para po sa high school. Ayan. At ang syempre, sinong mentor? Ang kanyang mentor ay kilala din pong ano, manunula dyan naman po sa bahagi ng Tondo na si Jose de la Cruz o ito pong si Huseng Sisio. O, diba? Yun po ang ating history ngayong araw na ito. Ayan, sana po ay may mga natutunan kayo. Ayan, sabi ni Donnie, marami akong kaklase sa kalumpang noong araw. Nako, ayan, nabibisto na ang mga edad nitong mga nanonood sa atin. Sabi niya, bigay po kayo name. Sabi Petronio, ay, bagsak ako dyan sa history. Ayan. Pero ayan po, maganda po yan. Na nalalaman po natin yung ating ano, mayamang ano, history. Ito, talagang dyan po kasi sa bahagi, ano, biruin nyo, doon pa sa bahagi po ng Bulacan, marami tayong mga taga-pakinig dyan. Ayan, sa mga taga-Bigaa, Bulacan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ayan, yung history nyo ngayon. Eh, birthday sigurado yan. Marami mga ano. Ganun diba, pag sa lugar nila na doon yung bayani, sigurado may mga parangal dyan. Or it's either ano, alalahanin, aalayan ng Bulaklak yung ano, yung kinikilalang bayani. Si Francisco Baltazar. Ayan. Bigay daw ng name. Ayan, sino-sino ba yung mga ano, napaghahalata ng mga edad, ha? Ayan, marami akong kaklase, eh, ano daw, noong araw pa daw. Si Sir Donnie, 1996. Ilang taon pa lang ba ako nung umalis ka pala sa ano? Hindi ka na po ba bumalik mismo sa ano, sa barangay natin? Nung umalis ka dyan, hindi na, wala na pong ano, wala na pong balikan, o umuwi-uwi naman po kayo taon-taon. Maraming salamat po Sir Donnie, ha, sa inyo pong ano, pagsubaybay, ayan, mula umpisa, ayan, hanggang ano, katapusan ng ano, ng primera biyahe. Sana po araw-araw po namin kayong makasama. At syempre mga kaibigan din po natin dyan, eh araw-araw din po kayong makisalo po sa amin. Hindi lamang po dito sa primera biyahe, kundi ganun na rin po sa mga programa po, dahil marami po kaming mga handog na programa, syempre. Iba-iba pong mga programa yan, no? Sabi ni Petronio, 2014. Sabi ni Petronio Closa, lagi kasi ako ine-exempt ng maestra ko sa history. Kaya lagi niya akong pinapalabas ng klase. O bakit naman? Sarap kaya mag-ano, ang sarap mag-aral ng ano, ng history, no? Though, yung iba sabi nila nakakaantok daw yung history. Pero siguro nasa nakadepende lang din yun sa'yo, no? Though, minsan kasi sabi mo, pero ano mangyayari? Pagkaaralan ko pa ba yan? Ano bang nangyayari? Bagsak daw sa history. Kaya nga po, dapat nag-aaral tayo ng ano, ng mabuti. Sabihin ni na ano, tumanda na kami ngayon dito, pag-aaralin pa kami ng history. Sana lang naman po, maliit na ano, maliit na oras lang naman po yung ano, pag-aaral natin ng ano, ng history. Ayan. Break time ko lang sa work. Tiyempo ka, tiyempo lagi. Ayan, naka-air. Ayan. Maraming salamat po, Sir Donnie Durusan. At syempre, alam ko, nakikita nyo po yun sa ano, no? Yung post po natin sa ano naman po, sa page po ng sa Binangon, ano. Maraming salamat po sa lahat po ng mga umantabay sa atin, no? O, nagbababay ka na agad. Meron pa ilang minuto pa paring ano, no? Pero maraming salamat po muli sa inyo po. Oo nga, no? Kaso sabi ng maestra ko noon, ay magaling daw ako. Wow. Ako din dati, meron din akong ano, maestra talaga, no? Meron po akong teacher. Ayan, may teacher ako dati.
Ayan. Thank you daw po, Sir Eric. Ingat po lagi and God bless. Yes po, Ma'am Helen. Kayo rin po. Sa inyo pong ano, pagluluto. Alam mo pong pagluluto itong si Ma'am, ano, Ma'am Helen. Masarap to, no? Sabi ni Sir Donnie, oh, may Google naman, Sir Eric, oh, no? Ngayon, alam nyo, napakadali na po talaga para sa mga ano estudyante, no? Kumbaga dati, pag ano, research ka pa, pupunta ka pa ng, ano, pag yung wala talaga dun sa inyo, may mga kailangan ka mga talagang mga full research na kailangan mo, pupunta ka pa sa National Library dati, no? May mga kailangan ka talaga. Pero ngayon, eh, isang, ano mo lang, sabi nga nila, i-GMG mo. Ayun. I-Google mo, gago. Ayan, patikim-tikim naman po. Ito. Ito, na-loady ko rin to. Si Ricky Santana, nanonood po sa atin. Na-late naman po. Nagpapaalam na po tayo. Patikim naman po. Ayan. Hello, oh, National Library. No, pupunta tayo ng library. Research, research dun. Hindi mo na kailangan ng late si Boy Patong. Ayan. Oo. Nako, okay lang. Wala po ngayon si ano. Si Boy Salat. Hindi ko alam kung saan nagsasalat tong si ano, si Boy Salat. Pero maraming maraming salamat po. At dahil po dyan, eh, magpapaalam na po tayo. Maraming maraming salamat muna sa lahat ng ating mga nakaagapay. Engineer Alex Puentes, maraming salamat po. Siyempre sa ating IT expert na ayaw magpatawag ng expert, si Miss Heidi Monroy. At siyempre sa ating mga boss, sa ating station manager, si Sir Tony Tabad. Abangan niyo po siya mamaya sa Diyaryo sa Radyo. Hey Sir Ed Sarto, maraming salamat po. Wala daw bang si Boy Salat? Oo, naku, naabangan ni Petronio Closa ang salat-salat. Oo, wala din yung oh. Oo, bye-bye po. Ingat po to all. Maraming salamat po. Muli po, maraming salamat po sa inyong lahat. Susunod na po ang Gising na Bangon na Pilipinas. Hatid po ng ating master broadcaster Mike Abi. Maraming salamat Pilipinas at buong mundo. Hanggang bukas pong muli, ako po si Eric Bocal. God bless us all. God is love. Maraming salamat po.